Sa ibang balita naman mga kasama, nakikipagtulungan na ngayon ang Philippine Rice Research Institute sa Department of Education para turuan pa rin ang mga mag-aral na huwag mag-aksaya ng mga pagkain. Sa gitna ito ng itinutulak ng PhilRice na i-require na rin ang mga kainan magkaroon ng half rice sa order para mabawasan ang pagkasayang ng kanin. Samantala, sinabi naman ng isang nutritionist at dietitian na malaking tulong ang isinusulong na half rice bill para sa dieta ng mga Pinoy. Ayon kay Norlin Sandoval, mas madaling makokontrol ang pagkain ng kanin at mababawasan din ito ang mga nasasayang. Hindi naman po kasi kalaban talaga si rice. Mm-hmm. It's a matter of serving po. Kung ang rice po, hindi po nakakapagpataas ng blood sugar kung half cup lang naman din po siya. Mm-hmm. So, kasama po with other foods na macronutrients needs po natin. Pero kapag nag-exceed po tayo sa, yun nga, sa dami, kung kaya po natin kinakain natin, mga tatlo, apat na cups po, dun po nagbabary or nag-i-increase po yung sugar level po natin or dun po siya nag-shoot up. Iyan mga kasama si Norlin Sandoval, isang registered nutritionist at dietitian sa panayam ng RMN Manila.